ngayon 3:33 ng hapon, mga Lodski. Andito tayo sa Tagum City, dito sa Davao del Norte, NCCC Mall ng Tagum. O yun, ang City Hall ng Davao. Yehey! Ayan na. Ayan na, hanap tayo ng parking. Okay. So, ayan mga Lodski. Ayan yung motor ni Tatay PRRD. Yan na, yan na, yan na. Tatawa sila. Okay, maghahanap tayo ng matutulugan, mga Lodski, dito sa Surigao City. So, buti na lang din tumigil yung ulan dito. Basa pa yung mga semento. Ibig sabihin, katatapos lang ng ulan. Okay. Approximately 10 hours later. Good morning, good morning. Good morning, Surigao City. Ito tayo ngayon sa tourist inn dito sa Surigao City. Dito tayo nagpapalipas ng gabi. Tsaka bala ko sana umalis mga 6 o'clock kaso napasarap yung tulog natin kagabi. Kaya wala, 7:30 na ng umaga. Andito pa rin tayo. Napasarap yung tulog eh. So, niligpit lang ako ng konti. Tapos alis na tayo papuntang Davao. So ayun mga Lods, sa halagang 559 peso or 600 peso, meron na kayong matutulogan na magandang kwarto at saka malinis. May aircon pa yan. So, not bad. 3 kilometers away mula doon sa pier. Kaya para doon sa mga kasama kong mga loafers, hindi siya mahirap puntahan kasi malapit. At saka masi-search nyo na rin sa Waze. Tourist Inn Annex dito sa Surigao City. Malinis na rin yung CR nila. Meron pa silang shower. So, talagang ano, sulit na sulit yung 600 peso na babayaran nyo dito. So ngayon, naka-impake na tayo. Ayan. Pwede na yung mga gamit natin. So, let's go. Davao City. Maulan na umaga, Surigao City. 8:31 ng umaga. Take off tayo dito sa Surigao City papuntang Davao. Kaso ayun, as usual, maulan pa rin. Pero dahan-dahanin na lang natin. Hindi naman tayo nagmamadali. At saka dyan sa ginagawa kong itinerary na sunod naman. So panibagong simula. O panibago na, simula pa. Panibagong simula ngayon para doon sa itinerary natin, kung kahit paano, kung madali tayo ng konti pero hindi na masyadong maapektuhan yung travel time natin. So yun, kita-kita tayo ulit. See you, Davao City. Yun pala mga Lodski, Surigao Medical Center. Dito pala yung medical center ng Surigao. Napakalaki, napakaganda. Yun pala mga Lodski, nire-research ko kanina yung weather forecast from Surigao to Davao.
sa awa ng Panginoon, 85 to 100% ang pag-ulan. Diyos mio. Ibig sabihin yan, mababasa na naman tayo. Ay nako. Eh, ang sabi kasi nila, simula pa daw noong December, ganun daw talaga. Araw-araw ang pag-uulan. Yun din ang sabi sa akin doon sa Bicol at saka sa Leyte. So, may low pressure, lalo na ngayon, may LPA. So, i-expect talaga natin, maya't maya, ma-encounter natin ang pag-uulan. Ganun taman, tuloy-tuloy ang biyahe natin, walang makakapigil. Kaya, let's go! Sa Cubay, Agusan del Norte. Kain muna tayo mga lords. Yung pinaka masarap na pagkain dito. Tinulang native na manok. Tsaka pansit. So, kain muna. Sa Mindanao, lahat ng mga karinderya dito kainan may mga native tinulang manok. Kumbaga sa Luzon eh bulalo, dito naman tinulang manok. So ayun mga lordski, nandito na tayo sa may Ampayon daw. Ang tawag dito sa lugar na to, Ampayon, Butuan City. Pagkakaliwa tayo dito, ayan, papuntang Davao City. Pagdediretsuhin naman to, papuntang Cagayan de Oro City at saka Butuan City. So, dito tayo, kaliwa. Let's go! Ampayon. Thank you. So, kailangan natin magpapagas up na dito mga lodski kasi paakyat na tayo ng bundok, baka mas mahal pa ang presyo ng gasolina pag nandoon tayo sa kalagitnaan ng bundok. At least dito kito paano 60.86 lang ang gasolina. Okay. Pang-apat na gasolina. Ah. Oo. Sige, boss. Pang-apat na gasolina natin mga lodski. 673. Ang mura ng gasolina dito sa may intersection papuntang Davao at saka Butuan, 60.73. Okay, later. So, doon sa Surigao kanina, nakita ko 65. Tapos, buti na lang, dito ako nakapagpagasolina at less medyo mura-mura. Sabi naman daw nung nakausap natin si Busing, papuntang Cagayan de Oro City, medyo mura-mura nga daw kaysa doon sa Surigao. Kaya, yun, sa lahat ng mga maglulop, pag galing kayo ng Tacloban, medyo mura ang gasolina sa Tacloban, kung kaya nyo pa habulin, papunta dito, dito na kayo magpapagas, at least medyo mura, makakatipid kayo. Pag sa Surigao kasi 65 eh, dito 60, so 5 piso per liter ang natitipid natin. Kaya, okay, tuloy-tuloy mga lodski. Akyat na tayo dyan, bundok na yan. Tapos at likod niyan, Davao City na. Okay. Mga 30 minutes na kami mga lodski. Nagkasunuran itong gabiyan na to. Siguro papuntang Davao din to, o kaya mas malayo pa. Kasi kanina eh
parang nagmamadali din siya eh. So, yung mga sasakyan kasi pag mabilis ang takbo o nagmamadali, ibig sabihin niya, malayo pa ang pupuntahan yan. Kaya yun, sinusundan ko na lang din siya, at least may guide ako. Kung mihinto siya or mag-minor, ibig sabihin, may mga lubak-lubak na kalsada. O kaya hazard, yung ano, delikado. Kaya mas maganda na rin na meron tayong parang guide. So susundan ko na lang siya. 11:35 na ng umaga. Andito pa tayo sa kalagitnaan na hindi ko alam kung anong lugar to dito. Ng tanghali, nandito tayo sa San Francisco, Agusan del Sur. So mula dito mga 200 kilometers pa papuntang Davao. Ayan, Bisig City 78 kilometers, Tantag City 127, Davao City 202 kilometers mula dito sa San Francisco, Agusan del Sur. So ayun, kung nakikita nyo yan mga lods, tatawirin natin yan, yung malaking bundok na yan sa likod dyan, ang Cagayan, yung Davao de Oro, I think Davao de Oro o basta yan. So siguro mga 4 hours naman natin yan tatakbuhin papuntang Davao. So hanap muna siguro ako ng makakainan para pagkatapos tuloy-tuloy na yung takbo natin. At 4 hours mahigit na rin tayong tumatakbo. 8:15 kasi tayo umalis doon sa may Surigao, Surigao City. So mag-alauna na rin ang tanghali. Okay. Ayun, papunta yata itong Davao City mga lodski. Naka big bike. Ba't ibang klase ng big bike? Baka mamaya nandito si Tatay Digong. Tingnan natin, baka nandyan sunahan si Tatay Digong. Nakakahiya naman mag-overtake, pero okay lang naman siguro. Overtake tayo mamaya-maya konti. Gaganda ng mga big bike. Shoutout sa inyo mga sir. Pala itong nasa unahan. Akala ko si Tatay Digong. Ang ganda na mga bike nila. Shout out sa inyo mga sir at saka mga ma'am. Una na po ako.
4:45 ng hapon, nandito na tayo sa Nabunturan, Davao de Oro. So, ito yung lunch time ko ngayon. Almost 3 o'clock na magla-lunch. So, mayroon akong kilaway na tangigi at saka ginataang puso ng saging. Ayun ang muna yung lunch natin. Siguro mga isang kalating oras na lang nasa Davao na tayo mamaya. So, kain muna mga lods. So, ayun. 3:33 ng hapon mga lodski. Andito tayo sa Tagum City. Dito sa Davao del Norte. Buti na lang tumigil din ng ulan bandang Davao de Oro. Medyo umiinit-init na. Saka sana tuloy-tuloy na yung tuloy-tuloy na yung init hanggang sa may Davao City. So ito yung approaching tayo sa flyover dito sa may Tagum City. Pinakaunang flyover dito sa Tagum City. So ayun, sana tuloy-tuloy na ang magandang panahon para hindi na tayo magsuot ng kaputi tapos magtanggal ulit, susuot na naman ulit. Ay nako, NCCC Mall ng Tagum. Ayan, malapit na. Malapit na tayo sa Davao City. Yes! Madayaw, Davao. Andito na tayo, papasok na tayo ng Davao City, mga lodski. Yes! Yehey! Turn on! Yan yung checkpoint naman nung dito pala yung motor. Sir, good afternoon. May hapon, sir. Manila, sir. Davao. Manila ba, sir? Ano problem, sir? Paano? Philippine loop. Ikot lang ako na jinsan. Pa-jinsan pa, sir. Oh, para sa angat na po sa Manila. Sige, sir. Salamat. Sige, sir. Thank you, thank you. So, kailangan natin i-adapt ang disiplina dito sa Davao City. Alam naman natin kung gaano ka-estricto ang Davao City. Pero alam din natin kung gaano ka-tahimik, gaano ka-peaceful ang Davao City. So, bawal dito mga kamuti riders. Kailangan natin sumunod sa batas ng Davao. Lalo na dito sa speed limit. Stricto sila. So, ayun, maghanap tayo ng matutuluyan ngayon. Gusto ko dito mag-overnight muna sa Davao City para bukas, Lunes. Gusto kong pumunta ng Davao City Hall. Sana may makikita tayo mga Duterte dito sa Davao. Okay. So, sabahan niyo ako mga Lodski. Mag-ikot-ikot tayo konti dito sa Davao City. Okay. Yun mga Lodski. Andito tayo sa city proper ng Davao. Na isip-isip ko kasi na Linggo ngayon, try kong dumaan dito sa
sa City Hall ng Davao City. Yun lang, sarado pala sa may simbahan, sarado dyan. So ikot tayo, kasi kung bukas tayo pupunta dyan sa City Hall ng Davao, baka hindi tayo makapasok o baka mahihirapan tayo makaparking, kasi maraming ng mga tao at saka may opisina na bukas. So napag-desisyonan ko na ngayon na lang ako pupunta dyan sa City Hall para makapagpa-picture. Kaya makukuha lang tayo ng mga ilan lang picture, tapos hahanap na tayo ng pahingahan. Marami, ang ganda ng Davao, ang luwag. Tsaka nakita ko kanina sa mga stoplight, sa mga traffic light, marami yung mga sasakyan talagang hindi nagsisingitan. At saka walang step in sa pedestrian. Marami, ang galing talaga. Mga disiplinado talaga yung mga driver dito. Siguro kung may mga kamote dito, 1% lang. Hindi katulad sa Manila, 99% kamote, 1% lang ang hindi. O yun, ang City Hall ng Davao. Yehey! Ayan na, hanap tayo ng parking. Okay, hanap tayo ng parking para makapagkuha tayo ng picture. So ayun mga Lodski, tapos na tayong nag photo ops dito sa Davao City Hall. So ngayon hahanap tayo ng matutulogan. Try natin dito sa may matina. Mayroon ako nire-research, ewan ko kung maganda ba. Gusto ko kasi bandang matina lang, kasi bukas di ba pupunta tayo ng General Santos. So kailangan along the way ng papuntang Jinsan. So titignan natin. At saka nakita ko mas malapit siya sa SM City ng Davao. Kaya parang may gusto rin akong bibilhin mamaya sa SM City. Lahat ng mga damit ko, lahat ng pantalon ko basang basa. Meron naman natutuyo na pero maputik. Tapos lahat ng mga medyas ko puro basa. Amoy pinipig. Amoy inipit na lahat ng mga medyas ko. Kaya kailangan nang bumili ng bago. Tsaka iwan ko yung sapatos ko, parang malapit ng umayaw. Kaya titingin-tingin ako doon kung mayroon akong mabibiling medyo mura lang na kaya naman sa budget natin. So, okay, tara, let's go. Yan. Nandito yung mga nandito tayo sa traffic light mga Lodski. Tingnan natin yung mga sasakyan na naka-stop kung gaano ba kadisiplinado ang mga tao dito. Op, si kuya, akala ko lumagpas. Ayan, kita mo naman talagang walang mag-step in dyan sa may pedestrian. Ganun kadisiplinado ang mga drivers dito sa Davao City. Pero si kuya wala namang huhuliin sa kanya eh. One eternity later. So, ayun mga Lodski, good morning, Davao City. So, ayun, nandito tayo sa may Matina Playa. Nandito sa likuran ko, yan. Dyan tayo naka stay kagabi, overnight. So ngayon
lalakad ako, pupuntaan ko si 03. Buti na lang may 24 may car wash na maaga nagbukas dito. Nagbukas sila ng 5 o'clock ng umaga, kaya naipa-car wash natin si 03. At least kahit papaano maging malinis siya. Kasi parang ano, ang ganda ng umaga ngayon dito sa Davao City. Hindi katulad kahapon na umalis tayo ng Surigao ng umaga, maulan, pero dito ngayon parang ano, although cloudy siya, pero hindi naman ganun ka ano, hindi naman ganun kakapal yung mga ulap. So yun, puntahan na natin si 03, kumustahin na natin, baka tapos na yun ano, pagpakarawas sa kanya. Malapit lang din naman dito sa pinag tulugan ko kagabi. Actually mga lodski, tabi-tabi lang naman dito yung ano, yung mga inn, mga travelers inn dito sa Matina Playa, dito sa Davao City. Kaya ano, hindi mahirap. Kaya hindi mahirap mag ano dito, maghanap kung ano yung mga magugustuhan nyo. Kasi tabi-tabi lang din naman sila. So, tara, puntahan natin si 03. Kumustahin na natin para pagtapos na impact, tapos na rin ako mag-impact, eh, nakapag-check out na rin ako. So, bibiyahin na tayo papuntang General Santos City, which is yung pinakadulong checkpoint natin dito sa Mindanao. After General Santos City, padapitan port na tayo, tawid ng Dumaguete Port. Kaya go, let's go. Ayan, naka-ready na si 03. Ayan, malinis na naman ulit. Hindi katulad kapon, sobrang dumi. Bagong ligo. Yeah, ready to go to Jinsan na. Pero dadaanan natin dito yung ano, yung mga gamit ko. Okay. We are going now to General Santos City. 627 Malodski. Awalis tayo dito sa may Matina Playa, Davao City. 627 ng umaga. So siguro ang travel time natin yan, kasama na yung mga picture, photo ops, siguro mga nasa ano, 4 hours, 3 to 4 hours ang biyahe natin papuntang General Santos City. Okay, samahan niyo ako mga Lodski. Let's go! And mga Lodski, may nakalimutan pala ako. So, sobra excited ko papuntang General Santos. May nakalimutan tayong isa sa mga checklist natin dito sa Davao. Yung mapuntahan natin yung bahay ni ex-president Duterte. Maganda na rin kung ano, kung nandyan siya makapag pa-picture tayo sa kanya, mas maganda na rin yon. Pero kung wala, kahit doon sa bahay man lang nila, mapuntahan natin. Kaya tara, samahan niyo ako. Let's go. So, ayun mga Lodski. Actually diyon sa bungad may ano, may checkpoint naman doon, may pulis, pero pinadiretso naman tayo. Hindi tayo sinita. Pero sabi nung napagtanungan ko, dito daw sa unahan bago yung bahay ni ex-president Duterte, may checkpoint daw ulit. So, try lang natin kung papayagan tayo na makalapit doon sa mismong bahay niya. So, subukan na lang natin. A few moments later.
So, ayun mga lodski. Ayun yung motor ni PRRD. So, buti na lang pinayagan tayo ng mga nagbabantay dito. Shout out sa mga PSG na pinayagan nila ako kasi naintindihan din nila na galing pa tayo ng Maynila. Sir, thank you. Tapos dapat sana may schedule talaga ang pictorial. Kung sino mga bisitan na gusto magpapa-picture, may schedule ng alas 8 ng umaga. Lalo na pag mga maramihan. So tayo naman, mag-isa lang tayo, kaya pinayagan na nila tayong makapagpa-picture. So, yun, shout out sa mga PSG, ang babait ng mga PSG. So, yun, tuloy-tuloy tayo papuntaan General Santos City. Yun, no, ang ganda. 1:30 ng hapon, nandito tayo sa mga